Yo, hi guys! What's up, what's up? Ayan, it's me again, Beth Aglasi. And if you're new to this channel, please do support me by hitting the subscribe and smash the notification bell and select all na rin so that y'all get notified if I have a new videos. Ayan, we have a guest today. Eto siya, guys. Ayan, iba yung background natin kasi andito ako sa room ng aking pamangkin. So, keep on watching! Yo! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, naka-sweater tayo ngayon, naka-jacket kasi lamig-lamig! Alam nyo naman dito sa Baguio, lamig! Malamig pa rin siya. So, our vlog for today is about jewelries again. About, ano, sa Thailand gold. Kasi may solid viewers ako. Ayan ko kung saan to ba naka-base, naka-base na bansa. Ilalagay ko dito. I-flex ko dito at saka isa-shoutout kita. Ayan, shoutout ko si Jed Lopez. Ayan, sabi niya, dan subscribe ma'am, may idea po ba kayo kung magkaano nasasangla ang 23 Thailand gold? Salamat po, stamp is 965. Yeah, kasi ito is 96.5 carats. And the remaining percent is some precious metals din siya. So, sabi niya, yun niya, gagawa daw ako. Ay, ito. Ilalagay ko dito. O, tama pala. Taga, ano siya? Taga New Zealand siya. Ayan. So, shout out to you, Jed Lopez. Ayan. Sabi niya, kinakabahan po kasi ako, kala ko kasi hindi pawnable sa Pilipinas. Kasi po halos 70 grams po binili ko here in New Zealand. Galing pa po sa Thailand. Wow! Sana all sir! Sana all sir may ganyan kabigat na alahas 70 grams. Ayan, bakit ka naman ano, bakit ka naman kakabahan sir? Ang dapat na i-worries mo at dapat kakabahan, pag binitbit mo yung alahas mo dito sa Pilipinas, doon kakabahan sa airport. Ayan. Doon kakabahan. Pero, yung jewelries mo na yan, na almost pure, kasi 23 carats yan, is very good investment yan. Ayan. Sana all nagkakaroon ng ganyang investment, kabigat, at saka yung purity niya. Ayan, so, yan yung i-discuss natin ngayon kasi bali request niya ito and yung mga na-share ko, walang specific ng mga jewelries kung saan sila galing, anong klaseng alahas yun. Ayan, so, yun yung i-share ko sa inyo, okay? So, ang sagot ko doon, Sir Jed, is ano? Wala, napapasa na all pa rin ako sa 70 grams mo na yan. Dekenement, pwedeng magpa-LBC dyan para may unbox ako, ano? Charot! So, 23 carats, sir, is very good investment yan. Kasi nga, 23 carats na yan, almost pure na yan. Ayan, so I have some Thai baht here, Thai baht gold, pero 22 carats lang yung sa akin. May 23 carats na ako before, pero na-dispose ko na siya. Na-dispose ko na siya for some reason. Alam niyo naman, kung nagigipit si Inday, saan tayo tumatakbo? Sa sanlaan. Sir Jed, bekenement talaga, oh. Yung alahas ni po is very good investment. So, guys, mga ka-chorpang, ayan pala, ay sus, mga ka-chorpang, kung gusto nyo mag-invest sa mga alahas, lagi ko namang sinasabi na if you're going to invest sa mga jewelries, yung talagang good investment siya is go for the higher carats like 21, 22, 23, and 24. Yan yung magagandang investment kasi once na tumaas yung value niyan is tumpak. Ayan. So, I have some ano dito. Ayan, oh. Ito lang yung akin, oh. This one is, ganito yung kulay ng mga, ano, Thai bath gold. Ganyan sila. Ayan. Ganyan yung, iba yung kulay nila.
Ewan ko kung na, ano, may flex ko siya, ayan. So, ganito yung mga kulay ng tie. Kakaiba yung pagka, ano, nila. Kakaiba yung pagka, pagningning ng mga, ano, nila. Yung mga jewelries nila. Yellow na, ewan, basa. Naninilaw. So, 22 lang yung akin. And then, yung mga lock nila is ganyan. S. Ayan, ganyan yung lock ng mga 22. Ayan. And yung iba, yung 23, may W. Ayan siya. Suot natin para naman may nakikita kayo, ah. Char! Ayan siya. Ayan lang. Ganito lang yung akin. And, yung price nito, syempre, kasi sabi mo, Sir Jed, is kinakabahan ka. Kasi nga, baka hindi kinukuha dito sa Pilipinas. Ano ka? Ba't naman di ko kunin? Yan na yung gustong-gusto ng mga pawn shop, no? Pangit. Para akong nasasakal. Yan yung gustong-gusto ng mga pawn shop. Kasi nga, mataas yung karats niya. And, wait. And yung price naman, syempre, yung presyo naman is syempre mataas din. Mataas yung price ng 23 carats dito. Okay? So, bali, ang benta dito ng 23 is pumapatak na ano, 3,300 pesos and end up pa yan. Depende po yan sa mga sellers. Pero, yan na yung pinakamahal na ginto, di ba? Sunod is yung 24 carats, okay? Kasi nga sa Thailand, guys, is usually yung mga alahas nila kasi doon is 22 carats and 23 carats. Yun, which is yung 22 carats is pag nakikita niyo yung ibang naka-stamp is 916, which means 91.6%. Tama? 91.6% purity ng gold niya. And yung ibang natira is some precious metals, okay? Yung 23 carats naman is yung stamp ng iba. Kung hindi nyo nakikita yung 23 stamp sa iyong jewelries, usually yung naka-stamp is 965, which means 96.5% pure. Purity ng alahas ng gold. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, Sir Jed, sana nasagot ko yung katanungan mo. Ayan. Ewan ko kung tama ba yung mga sinabi ko kasi wala talaga akong na-share na specific na mga alahas kung saan sila galing. Mapatay ba? Singapore, Taiwan, Hong Kong, or Saudi Gold, or Pinas Gold. Ganon. Kasi, dito kasi sa atin, wala, pag dadalhin natin sa pawn shop, wala yung specific na bansa na binibigay nila na presyo ng iyong alahas. Okay? Wala yung Japan Gold, wala yung Thai Gold, walang Saudi Gold na presyo. For example, pag 18 carats yung alahas mo, may standard set price na sila dyan. Kahit Japan Gold yan, di ba? Ang 18 carats ng Japan Gold is super duper expensive. So, walang ganun, guys. Walang na ibang presyo. Kung magkano yung standard set nila ng 18 carats, iisa lang yung price ng ginto kahit saan galing pa yan. Like also 21, 22, and 23, and 24. Ayan, kung magkano yung mga naka-set na standard price nila, yun na yun, isa lang yung price. Wala nang specific na Japan Gold ito, mas mahal ito, ganun. Thai Baht ito, mas mahal ito. Saudi Gold ito, mas mura ito, yung ganun. So, isa lang yung price, okay? So, your investment is very, very, very good investment yan. Dagdagan mo pa yan at baka naman pwedeng pa-share. Charot. Para may mayan box ako. Sana all lang nakakabili ng almost pure like your jewelry na 23 carats. Okay? So, sana nasagot ko na yan. Huwag kang magalala na yung worries mo na sabi mo baka hindi
hindi ina-accept dito sa atin sa pawn shop. Hindi po, maling-mali. Ang dapat na kabahan ka is, yun, yung mga nag-aabang sa daan. So, yan lang guys. Hi, Sir Jed. Ayan, mga ka-chorpang. Yan lang yung na-share ko sa inyo about sa Thai Bath Gold. Ayan, so that is very good investment. And inulit ko lang yung mga sinasabi ko. And sa mapapasana all na lang sa bigat ng iyong alahas na yan. And more investing pa po. Ayan. Para secured ang ating future. Kesa naman na binibili sa ibang bagay, di ba? Ayan. So, jewelries is the best investment. For me, ewan ko lang sa inyo. Okay? Kasi based on my experience, ayan. So, yan lang guys. Magbabay ka na ano ba tong guest natin na to. Hindi man ako tinutulungan. Ayan. So, yan lang guys. And thank you for watching, and kung may mga sagot ka ulit, kung may mga tanong ka ulit na hindi ko nasagot, ayan, feel free to comment down below, pa-share, like, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching, bye-bye, and God bless. 2 hours later. And pag ipo-pawn shop pala siya, depende sa mga appraiser and yung mga pawn shop na pagdadalan mo, ang kuha nila dyan is about 2,900 to 3,000 to 3,100, ganyan yung presyo sa pawn shop. Tama, presyo. Yung mga appraiser, pag isan lang mo siya. Pero pag bibili ka dito sa atin, is nagre-range siya ng 3,200 and up per gram. So, depende talaga sa shop na pupuntan mo, jewelry shop, at saka kung online mo yan, depende po yan. Mas mahal pa, may 3,500 and up. Baka may nagbebenta pa ng 4,000 per gram. Ganon. Okay? So,